ano, standby. So what's up mga ka-gadget? This is kay Gadget Clinic and James Kagawan. Kompleto ah. So kami po ay gagawa na naman ng isang bagong video reaction about sa pagpapanggap ni Ma'am Ivana Alawi bilang isang pulubi. I think ito yung Good Samaritan na pulubi. No? Si Good Samaritan ba? Oo, oh, Good Samaritan kasi nagbibigay. Ah, nga pala no. Nagbibigay siya, ibig sabihin Good Samaritan na pulubi siya. Tama? Ano ba ang English ng pulubi? Street children? Ang English ng mga pulubi? Pa? Basta yun na yun. So yeah, start na tayo ng mga gadget na. Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayon ang video natin ay medyo kakaiba dahil itong video na to, sa bandang huli, eh parang maantigang yung mga puso. At medyo mapapaiyak-iyak kayo ng konti. Hindi ako maggagala dito sa bahay, kundi maggagala tayo sa labas. But, magmumask pa rin ako para safe. Ibig sabihin, nung naggala siya dyan, our video for today is ano? Nagpa-exe siya ng buhok, pre? Exe buhok niya, di ba? Hindi lang, may kulay yan, oh. So, maggagala ako dyan sa kahe, sa labas. Around Manila, hindi lang sa lugar, magkikipag-kipag kami, and magpaprank ako ng mga random people. First time ko siya magagawa sa buhay ko, na mag-ikot-ikot, and then alo na amor nga, pre, kamukha niya. Alright, guys! Let's go! No. Biglang yan, brad. Oh, yung wasa pa kakamalan ka dun siya, no? Oo siya. Hindi, sa mata, pre. May kita mo talaga. Kailang, hindi siya pala mo na siya. Ano eh, siya yung... Pero yung mga... Tayo ng mga taong may... Sa mata, sa mata tsaka yung dito, makikilala mong siya yun. Kasi... Pero yung mga taong nasa daan lang, nasa kali lang, oo, hindi malalaman kung siya yun. Kasi siyempre ikaw, alam mo nang nilagay siya, pre, may diya ka na kagad. Oo, tama. Puting puso. Marami pa rin sa atin ang mababait, marami pa rin sa atin ang tumutulong sa ating mga kapwa. And I will find you and I will reward you. So bakit ko itong ginawa itong video na ito? Ko kasi pre, araw-araw pag lumalabas ako, may nakikita ang mga tao, makasunitan na nangihingi, may dalawang bata, mensa, may dalawang tanda. Kasi mahirap talaga ang buhay. At dumoble pa ang hirap nung nagka-pandemya tayo. Gusto ko ngayon, maranasan ko, ano yung feeling? Simula nung nagka-pandemic talaga. Talagang... Doble ang hirap ng buhay. Hindi po wala ka lang makain nung hindi pa nagka-pandemic. Dumoble. Oo, dumoble pa. Mas ano, kung noon isang kahig isang tuka, ngayon, sampung kahig walang tuka. It's also rewarding the people who help out. Kayo, tulong yung mga nag-aabot sa mga tao na nangangailangan. That's your... magdoble-doble ka ng trabaho. Ayun, doble kayo. Wala pa rin, pre. Yung maramdaman pa rin yung ano talaga, yung... Talaga sa'yo, okay na ba ako? Ginawa na ba ako? Ginawa na ba to? Ano na ba tayo? Na parang... Sobrang hirap sa Pilipinas. Tsaka hindi po pwede ngayon na, no? Kunwari, kumita ka ng malaki, okay, tapos chill-chill ka na lang. Okay ka na, kagad. Hindi pwedeng ganun, pre. Kaya talaga, abangan mo yung susunod na araw. Hanggat merong kang kinikita, go lang ng go. Own small way of helping out. No matter how small, malaki, it doesn't matter, it's still help. And I want to say thank you. Also, I want to experience kung anong hirap na pinagdadaanan nila. Kasi, di ba, lagi na lang akong pa-cute. Gusto ko yung maranasan ko naman din yung hirap nila. Kahit for a few hours ganda lang. Ganda na rin yun, no? Wish niya sarili niya. Maranasan. Meron nga yung video eh. Yung tinanong siya ni ano, Tony Gonzaga. Kung ano yung... Tony o Alex? Tony. Sabi ni Tony, ano yung pinaka-wish mo para sa sarili mo na gusto mong mangyari? Ang sagot niya, gusto niya maging katulong. Pag ganyan ang katulong mo, pre, gagawin pa ba ang katulong? Lang po, depende. Mamasahin pa. Depende sa iyo. Depende sa iyo. Hindi pala sa kanya kung gusto niya. Para makauwi na ako ng hindi niyo pa alam, taga Baguio ako. Ayan, so maghihingi ako ng pamasahe at kung sino ang magbibigay sa akin. Yung ganyan yung itsura niya, mapapagkamala mo siyang hindi si Ivana dahil para siyang lukaluka. Kung ano magbigay ng 1 peso, gagawin ko 1,000. Kasi marami lang ganyan. Magbigay sa akin ng 10 pesos, gagawin ko 10. May mga pulubi brad na may itsura. Oo, marami. Yung dito, di ba yung ditong nagagala dati na yung pulubi dyan sa may highway, bigla na lang nawala yun. Ayun. May itsura din yun eh. Kapag may nabigay ng 20 pesos, talaga mga totoong mga Pilipino, mga badyaw, no? 20,000 kapag 1,000 pesos, 1 million! In life, kapag nagbigay ka sa mga tao na nangangailangan, laging binabalik ni Lord yun. Naniniwala ko sa what goes around comes around. I think badyaw yata ang... Ano? Kauna-unahang ano eh? Pilipino.
Pilipino, Badyaw. Di ba mo Muslim? Muslim nga. Part din sila ng Muslim, pre. Badyaw. Badyaw. Oh. Ano yan eh? Merong Maranao, Tausog. Ewan ko nga kung talagang part nga sila. Alam ko, part din sila ng Muslim yung mga Badyaw eh. Mga ka-gadget, doon sa mga kapatid nating Muslim dyan, ano. Correct nyo lang po kami rito. Comment lang po kayo kung tama ba na ang Badyaw eh medyo, ano, sakop ng Islam. Islam. Ang Islam pala is ano? Oh, Muslim 'yun eh. Ang religion, ang tawag sa ano sa Islam. Ang relihiyon nila Islam pre, pero ang tawag sa kanila Muslim. Mga Muslim Tagalog ano? Oh, para Bisaya. Tama ba, mga ka-gadget? Paki-correct na lang po yung ginagawa namin is for opinion lang namin at komentaryo lang namin, comment lang namin kung ano yung mga nalalaman lang namin. So, kung meron kayo idadagdag, just comment down para ma-refresh din yung mga isip na. Magbigay sa'yo ng ganun. Kasi, pag kayo, tumulong kayo, babalik sa inyo, Lord, yan. 10 times, 1,000 times, 1 million times ang balik sa inyo. Please, let's help meron out din nung our... Meron din nung pre. May nag-trending nun eh. Hapon, nakapag-asawa ng badyaw na babae. Tapos? Oo, nandiyan din yan sa YouTube, pre. Tumira siya sa ano, sa lugar ng mga badyaw. Hmm? Hmm. Next, ano, yun ang nanay natin. Yun ang... Kababayan, and let's help out Philippines. Kasi I believe that we will be a better country. I hope this video inspires you na tumulong in your own small way sa ating mga kababayan. Meron akong ganyan, so dito ko ilalagay mga reward. Meron akong checkbook. So, kung wari, may magbigay ng 1,000. Ayaw magdala ng 1,000. Mamaya may magbigay ng 1,000. Check-in natin yun para sa kanila. 1,000 kasi 1,000. Paano pa masayta, no? Pa... Ha? Pa Baguio. Ibibigay natin yan. 1,000 pre, gawin lang pa yun. Bago lang naman eh. Parang isa lang naman sa akin, di ba? Yung... Nagmalapit sa Pampanga. Hindi, magkano na mula di. Hindi, malapit sa Pampanga at sa Anin, di ba? Tago din lang pre, 750 na eh. Tago din Ilocosur lang eh. Sa bagay, oh, kasi mas malayo pa yung tago din eh. Baguio muna una dadaan. Kasi 2,000. Oh, bigyan mo dalaw, di 2 million ka. One time na kakagad, 1 million na kakagad. Kasi huwag ganun. Wala namang okay, ganun magbibigay pre ng malaki. Meron eh, sandaan siya, di ba? Mag-iikot ako dito at maghahanap tayo ng mga... Hindi, malamang meron siya matatuan dyan na ano. Nagbalik sa kanya ng, oh, sige, huwag ka na sa inyo ito pa pera, oh. Kanyang 5,000. Ay, 100,000 mo. Eh, baka pwede makalili. Ilan mo, babalik 1,000,000, 10,000. Ay, 5 million pala. Baka pwede mo makalili. Ika bago. Ang ano, ang... In, ano, ang... Kumbaga, yung pinapanood ko tong video na to noon, ang ini-expect ko, ang may mangyari, may makakita sa kanya na medyo may kaya-kaya, tapos pinaligo siya, tapos dinala sa mall, binilihan ng mga, yun. Di brad, ang una niyang lalapit niya talaga, brad, ano eh, oh. Parang tingin ko, brad, ang lalapit niya talaga diyan, brad, mga mahihirap. Kaya nga, ibig sabihin, oh, ha, sabihin na natin, eh. Siyempre, lumapit siya sa mahirap, di ba? What if, kunwari, merong katabi doon na mas may mapera, tapos hindi mabigyan ito, yun ang magbigay. O, ne, ganito, kumain ka muna, ganun-ganun. Tapos, bagay, meron din ganun mayayaman. Diba? May mga ganyan talaga na, no? Na may mayaman, no? Na kahit pa paano, kahit hindi mo yan, ano, kahit hindi mo lapitan, kusang magbibigay. Kasi ka rin sasalita. Kahit barya lang po. Ha? Kahit barya ito ako natawa. Dapat, pumunta ka sa gobyerno para makauwi ka rin ng bago. Dapat, pumunta ka sa gobyerno para makauwi. Kuya, paano na rin? Ah, pinapalapit niya pag may nagbibigay sa kanya na ano. Malalapitin niya. Wala rin may nagbibigay na. Marisol na naman. May mabuting puso pa rin si Kuya. So, sabi nga niyo kung may pera pa siya magbibigay pa. So, maraming pasalamat sa'yo, Kuya. Fight niyo. Laki naman na ito. Thank you. Na si ate. Ano si ate. Ano pangalan niyo? Inggit. Ganyan dyan, may sumuha makakita ng ugali ng isang Pilipino talaga yun. Yeah. Hindi naman sa pangano na para makita ng iba tayo yung galing natin. So, malaking tulong na ito na nanay. Hindi ko pinapakita yung ano naman. Diba? Makikita mo kung ano yung bad side tsaka yung good side. Mga Pilipino. Okay lang po yan, ay. Ano, paliwanag ko si ate. Ate, paliwanag pa eh. Diba? Siyempre, sino magkakala na ganyan ang itsura siya? Ganda-ganda mo, diba? Galit si ate. Siguro isa na rin ito sa mga basher. Hindi, joke lang. Joke lang pa eh. Hindi, di ba si Tiro basher? Ah, baka wala rin pera, pre. Kaya sinabi niya na lang si Go. Ay, Go.
ay sa gobyerno ko. O totoo yun, kasi ang gobyerno naman talaga, pag lumapit ka, hindi ka maihintihan niya. Kaso pre, napakahirap lumapit. Eh sa panahon ngayon, pag lumapit ka, kailangan. Hindi naman sa pangano ha, parang sting ko kasi yung sa mga ito. Iba naman, iba lang ha. Parang sting ko lang sa mga ibang namamahala dito sa atin. Parang misa kasi palakasan na lang. Oo, yun. Yun. Diba na pagkakilala ka, parang ano rin yun, pre. Ang tagal ko sa company, bago ka makapasok ng company, political din yan. Hmm. Pag may malakas sa loob na kakilala ka, makakapasok ka kagad, mabilis pa. Samantalang ikaw na wala kang kakilala, pag nag-apply ka, ako depending na, yan. Ako na, may kakilala kasi yung kakilala ko, hindi naman siya ganun kalakas. So, kaya nag-anti ako ng sobrang tagal. Yeah. Dalawang buwan din akong tenga. No? Pero kung malakas ka dun sa loob, kung sa loob sabihin mo, kahit sabihin mong 1,000 yung nakapila dyan, huhugutin na yung papel mo, ikaw na maagad mauuna. Ipapakita ko, dito yung mga camera, nasa loob dyan. So hindi mo talaga nakikita yung mga camera. Meron tayong dalawang hidden camera. Para talagang luka-luka. Ay, nagbibigay ng tulong sa akin. Aganda, agandang kulog. Bonus kasi, pre. Boys eh. Tsaka ano pre, doon sa napanood ko din sa ano, sa tawag dito sa ano ni Tony, interview sa kanya. Ano pala siya? Alcoholic. Dati. Mahilig uminom. Hmm. Kaya ganyan yan pre, ano? Parang... Sampulang! Sige! Pwede na yun. Ang kulit eh. Sampulang. Pwede nyo naman po. Sampulang. Wala din ang pera ko yun, pero tayo. Ngayon, ako na, wala akong kain. Salamat. Ba't tayo mo mabigyan? Yun ang gusto niyang mabigyan eh. Hey, ano nga ulit? Todong. Todong? Ako si Inday eh. Regalo para sa Inday. Ito daw si Inday. Ano yung spirit silence? Binigyan niya ako 10 piso. 10,000 bet. Sa'yo yan. Sa itip, umayo pa si Manong eh. Salamat din. Si Manong, sa lahat na nandito ah. Siya lang yung tumulong sa akin. Siya lang nagbigay sa akin. Marami namang... ano Brad? Ito Brad, dun sa naging kinalabasan na resulta ng video na to, no? Siyempre, ang daming kumalat sa internet na kesyo may mali siya dito, may fault siyang ginawa at saka kakasuhan. Nagkaroon siya ng issue. Oo, issue. Kumbaga kakasuhan siya kasi ginamit niya yung mababang maralita para lang dun sa content at para lang kumita siya. Ano mo, marami namang gumagawa ng ganyang video. Diba? Maraming gumagawa ng video. Merong isang gumagawa rin ng video, yung bakla, tama? Puro content din yon. Yung bakla. Basta bakla yun eh. Dati rin, dati siya, isa siya dati ng, nag-aano siya dati sa Womali. Ngayon, gumagawa siya ng mga content, vlog. Yun, namimigay siya, nagpa-prank siya, namimigay siya ng pera. Pero dito, ang naging ano lang dito ni Ma'am Ivana is, siya yung nagre-reward ng malaking pera. Kung magkano yung binigay mong pera, tutumbasan niya na mas malaki. Eh, ba't mas si Kuya Will, di ba? Ganun din naman, di ba? Ako nabigay siya ni Kuya Will ng 10,000. Hindi, ito kasi diba? Nagpanggap siyang pulupi. Kahit na, ano naman kung nagpanggap siya, pero gusto nila makita yung ugali ng tao eh. Yun, yun diba? Lang. Eh, kasi hindi rin natin masasaklaw yun. Kasi, based on sa mga nakikita natin sa YouTube na ganun niya, so, nakakalungkot lang kasi dahil sa gentong, tawag dito, sa gentong eksena o gentong palabas, kasi palabas na to, vlogs na to eh, magkakaroon ka pa, tumulungan na ikaw pa yung magkakaroon ng kaso. So, parang nakakalungkot lang. Oo, isa kasi ganyan kasi, misan, ikaw lang itong tumulong, ikaw pa itong matama, misan pag di ka naman tumulong, parang, sama mo pa. Parang ano pre, parang sa yung mga nasa posisyon na ngayon, political, di ba? Pag hindi mo nakikitang hindi nagbibideo na tumutulong, ang daming mga bash, ang daming mga sasabihin ng mga tao. Pero pag nakikita naman tumutulong, sasabihin, pakitang tao lang yan, ganyong ganun. Kasi election na, diba? So hindi mo alam kung saan ka lulugar. Ganun din yung nangyayari kay Ma'am Ivana sa video na to. Ang ano ko lang, ang pinaka-nakakaano lang dito, nakakasama lang ng loob kasi, binibase nila yung hindi ko alam kasi dahil sikat na si Ma'am Ivana, di ba? Kumbaga parang gustong hatakin pababa. So parang mali lang yung ano. Kumbaga kung may hahawak man na abogado
para ilaban tong gantong ano, magkakaroon ng kaso. Parang hindi naman yata tama. Hindi, kasi parang, tingnan mo naman ah, kasi nasa kanila na din, di ba? Nasa tao na din, sa mga taong tinulungan niya na, tutusin, ayaw naman niya talaga tanggapin eh. Kasi siyempre, si iba na lang is, gusto niya talagang tulungan kasi nga, ganun ka, busila kang ano, di ba? Kahit paano. Di ba, kahit walang wala ka na, ang daka pa rin magbigay, di ba? Ganun lang yung gusto niyang iparating sa tao. Sa'yo kuya, salamat kasi tumutulong po kayo sa may hihirap. Kuya Dodong, inakot, please tumulong pa rin po kayo. Maliit man o malaki, ang mahalaga, tumulong si Sir. Si Sir Dodong, tulong po yun, maliit man o malaki. Well, napakaliit na halaga nung binigay niya. Pero hindi naman daw tulong yung kasi liit na halaga. Pero para sa kanya, tulong na talaga yun. Kasi totoo naman pre, kunwari may lumapit sa kanya, gutom na gutom, kasi wala nang hindi nagpanggap. Nabigyan niya. Natulungan niya 'yon kasi kung tutuusin nabusog 'yon sa 10 piso niya. Tama? Kasi depende lang sa tinulungan mo. Oo. Oh. Ang mahirap kasi baka mamaya 'yung tinulungan mo 'yon. Sa iba 'yan. Ano 'yung bibili ng solvent? Minsan, oh, katulad niya sa ano, Monterrey, di ba? Pero 'yun 'yung nakikita ko diyan eh. Manghihingi ng pera pero ibibili ng solvent. Pag ako pre nagkakaroon ng ganun na wala, nabigyan ko tapos nakitaan ko ng tapos kinabukasan ko kita mo sa kanya, di ko nabibigyan. Hindi ko nabibigyan yun. Kasi alam ko na eh. Kasi once binigyan mo yung mga yon tapos pinambibisyo lang nila, ibig sabihin nung pre, binibigyan mo yung, dinuduktungan mo yung bisyo nila para... Bagay, para mas talo mo silang pinupush eh. Oo, pinupush mo. Parang yung ano pre, yung nung nasa SM ako, di ba? Meron doon isang matanda ng mga malimos. Bigay ako ng bigay, tapos malaman-laman ako pagdating ng hapon, umiinom lang ng Red Bull. Ano yung brad? Sakit niya na yun. Yun nga. Mali pa rin yun kasi. Kaya nga binibigyan eh. Kaya nga namamalimos kasi panggamot mo sa karamdaman mo. Hindi para doon sa vision. Ano yun? Pinagtabuyan eh. Hindi, bakit mo hindi pinagtabuyan? Salamat. Salamat, sir. Salamat. Maraming ano, maraming sir, aral na makukuha dito. Marami talaga. Thank you po. Maraming salamat, sir. Dito mo makikita yung busilak ng kalooban ng mga Pinoy. Kasi tatay yung malita sa mata niya na naiyak. Hindi, na-overwhelm siya, pre. Na-overwhelm yan, yung ganyang klase ng ano, yung parang, kumbaga sa ano. Tears of joy. Oo. Kumbaga sa ano, na-aftershock ka. Wow. Dreams ko ngayon na kasi. English na na. Nagulat ako dahil 10 piso, ano ba yung 10 pesos? Di ba? Mas kapag ng 20, ayoko na. Masaya ako, pero hindi ko maintindihan. Ayun, kita mo yan. Yun yung na, tinatawag na kaligayahan na hindi mo mai... Nakikita sa tunay na Pilipino. Hmm. No, masaya ka pero bagay, hindi mo maipakita. Simpleng bagay lang. No. So naman talaga ang ugali ng Pinoy. Sa simpleng bagay nagiging masaya. Hindi pa magsisikin sa... No, maiyak-iyak. Sir, ano mo gagawin niya sir sa nakuha? Siguro bibigyan ko sila. O, tignan mo. Napakabait na. Pero yun mo ha, siya lang yung nabigyan. Sir, bibigyan niya, magbibigyan pa siya. Ipapamahagi niya pa doon sa mga kasama niya. So, ganun talaga. Talagang swerte nito. Para talaga sa kanila. Kaya marami ko siyang tao matayaran. Wala, katag-100, no? Hindi. Kahit bigyan niya tag-500, eh, 4 lang naman sila. Ito pre, ito yung ano. Yan, ito. Itong ganitong klase ng trabaho, pre. Ito yung napakahirap kasi... Init niyan bro, sa init, bilad na bilad. Baga, bilad na bilad ka sa initan. Yung bro, kasi pag pag ganyang negosyo, ano lang ganun, kumbaga, bihira ka lang bibili sa dyan eh. Bihira pre, pero pag nabilihan ka dyan pre, tubong lugaw ka dyan. Akala mo, kasi pre, kung tutusin eh, wala namang magtsatsagang magganyan kung maliit lang ang kikitain. Hindi, syempre, para ano lang din. Negosyo kasi brad eh. Sa bagay. Hindi, ang kagandahan dito kay kuya, ano, kahit gaano kainit yung panahon, hindi siya yung nagpapatalo dun sa pagsubok pagsubok ng buhay. Kumbaga, patuloy pa rin siyang nagbebenta, nagkatrabaho. Maligyan ng tanan. Hindi tulad nung iba, di ba? Tambahan. Bahay, inumlaklak alak, ano, di ba? Patulad, pansinin mo lang dito sa lugar natin eh. Diba? Wala nang trabaho, nakakapagsugal pa, nakakapag-inom pa. Samantalang tayong mga nagtatrabaho, kulang na kulang pa yung kinikita natin. Wala, nandos yun naman, kito lang pamilya, putang ina yun. Sabi ko nga eh, kumbaga yung gabi tsaka umaga, pwede mo nang pagsamahin, puro trabaho, wala pa rin eh. Pero makikita mo yung iba, hambay lang, enjoy lang.
Pero doon ka magtataka eh, no? Saan sila nakakakuha ng pera? Sir! Baka ho pwede makahingi, pamasahin lang po. Kahit bariyo lang ho. Sir! Kuya, magkano siya? 45? Tao, bro. Sir, ang laki naman ho nito. Yes, yeah, tao. Sir! Sir! Ang laki naman ho nang binigay niyo. Sandali lang po. Dahil po nagbigay si sir. Ano po pangalan niyo, sir? Kaya binigay. Sir, salamat po. Dahil nagbigay siya ng 10 piso kahit pagod na pagod. So kayo nagbigay sa akin, sir. Nakita ko matutulak kayo. Hirap na hirap kayo. Nanonood ako. Akala kong itong dalawang to. Mga bumibili rin. Yung pala sila yung nangaharang, no? Sir, gusto ko lang sabihin kahit barya lang kung malaking puno yun. Sila yung nauuna eh. 10,000 po. Parang sila yung ano. Ito po tulungan natin. Ito, yung mga pinagagawa niyo po, malaking puno yun sa ibang tao. Tagasan po kayo, sir. Ano ba niya yan? Kasambahay? Nagulat din ako, sir. Sir, nagbigay ng 10 pesos, sa? Kasi maraming ganyan na rin na tsaka ano, tsaka dito ka magtataka sa kanya. Kasi may mga gumagawa ng ganyan, pre. Hindi na-interview. Hindi. Bukod sa hindi, hindi na-interview. Pero, pre, hindi ganyan kalapit. May distance talaga. Sila dito, nasa summer pa eh. Nasa summer? Kayo po yung nagtatrabaho, tapos? Ah, dalawang summer pala yung nabigyan niya, no? Huh? Iwalay siya, bro. Kahit iwalay si sir, nagpapadala pa rin sa hindi. Asama niya. Iwalay, iwalay sila, pero nagpapadala pa rin. Eh, pang lalaki yung bro. Ibang babae niya, brad. Ay, ibang babae. Ibang lalaki niya, brad. Ano na yan? Hahanap na nila. Hindi. Tatama rin naman padala. Oo, brad. Sa malayo ko, hindi mo alam, mali mo yung asawa mo doon. Siya, ibang sa lugar mo, di iba. Di ba? Pero ikaw, pero mabait pa rin. Mapadala ka pa rin. At least kahit pa paano. Mga anak, ayan ang mabuti ng Noy. Kailan lang po ba kayo nakaranas din ng ganito? Ngayon lang po na. Ko alam na ganito eh. Nakita mo kasi kita. Nakakaano talaga ng damdamin eh. Sobrang sipa. Masarap din kaya ang ganyan. Tama, tama. Napakabuti po ng puso nyo. Kahit hindi naman po kayo mayaman, pero sobrang thank you po, sir. Saludo po kami sa inyo. Ito mo ang tungunin sa mong piso, no? Uy, nasaan talaga ng ganito eh. Tinapay din nyo. Malaking tulong na rin ito sa akin. Kahit saan na ako nadaan, pag may nadaanan akong taong ganun, kaso si ma'am nagpanggap eh. Talagang, kwan, binibigyan ko talaga. Pabarya-barya lang kasi tulad ko rin sila, mahirap ang buhay. Masasabi ko, ayun nga na si kuya. Kota na eh. Kota na si kuya. Dami niya matutulungan na tao. Noon pa naman yan, bro, di ba? Tumutulong eh. Mamibana. Sa ano pa lang, lockdown pa lang, ang daming pinamigay na bigas niyan eh. Diba? Hindi kasi niya ako. Okay, so tapos na tayo kay sir. Sa bahay, walang wifi. At sobrang, isa to sa pinaka-natouch. So far, iba ang mga Pinoy. Talagang matulungin. Kahit hirap na hirap na sa buhay, tutulong pa rin sila. Nakakasaya. Hindi wala siyang sinabi sa akin. Nagkapot lang siya ng pera, tapos maglalakad na daw siya. Dapat ako. Pero siya nung, hindi, ito na. Kakain mo. Wala nang pakeme-keme na ano eh. Hindi, wala akong pera. Pero ito, bumili ko ng pagkain mo ha. Kung gulang ganun ganun. Ito ang kulit eh. Linaw talaga ng GoPro. Ang GoPro ba yung gamit nila? DSLR. Gulang rin ba? Di gulang walang sa mga. Dalawa lang kasi yung magandang ganyan. DSLR ka lang. Mukha pa talaga siya ng ano eh. Damo eh. Ano ito ka na ko na yun? Hindi, baka na tayo. 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 Baka thank you po. Salamat po. So si ate, nagbigay sa akin ng 20 pesos. Maat po kayo nagbigay sa akin, ate. Laki-laki yan, Brad. Bait yun naman, ho. Hindi siya rin parang ang anak kasi nakaganda na sa'yo. Thank you po. Parang sa ano, tumukalam sa open kanal eh, no? Buong maganda ko, ha. Thank you. Si Ma'am Elaine Rempillo nagbigay sa...
Manginasal. Extra creamy halo-halo. Order na! Isang 20 pesos. Sarangay tarot po kayo. Yan, okay. Volunteer po kayo. 20,000. Ate, tumutulong kayo sa mahihirap. Gusto ko mag-thank you sa inyo. Ako po si Ivana Alawi. Bulas siya. Nalilakalalang paano. Bakit talaga lang yung mukha mo? Di talaga nila maano, pre. Hindi, kahit ikaw eh, kahit, kunwari hindi ka nanonood ng YouTube, pre. Hindi mo naman basta-basta. Tingnan mo, nakamas pa yan, oh. Kaya nga, no, hindi mo talaga maano si Ivana, no? Si Ivana, oh. Pagpatuloy nyo lang mo, ah, sa mga tao. Maraming salamat. Thank you, din. Papakain na siya. Thank natin, you, kasi hindi ka expected pa siya pala yun. Very, ano, happy. Overwhelmed na rin eh. Sa konting halaga, ganun yung kapalit. Hindi ko talaga inaasahan. And thank you so much talaga. Sana marami pa siya. Ah, kumbaga nangyari na rin pala sa kanya maging gano'n. Pero naman talaga yung pag nangyari na pagka umangat ka, talaga susukli eh. Dito ako natatawa, pre. Mayroon dyan isang makulit eh. Eh. Ha? Oo, pwede mo kayo ininom, pre. Ay, naka-green. Tatang. Oo, oh, tingin ni Tatang. Oo, oh, tingin ni Tatang. Hindi lang po kayo, Mariela mo. Parang ano eh, alam yung tipo na ano, yung vendor na hiningian mo na wala pang binamano yung hindi, wala ka pang binamano eh, hihiga, ganun. Parang visit ka sa ano. Ayan o, tingnan mo. Nay, 5 piso po to. Hindi kaya agad si nanay, ano. Ayan o, laki po nito. Tingin po rin o. Ako din po, walang pera. Si tatay, si kuya o, ano mo, sumayo agad o. Huliin niyo po ba? Wala yung 5 piso, malaki daw yun. Wala ka pera? Wala po eh. Ito talaga, ayaw, oh, lumapit pa. Ganda po ako. Oh. Benta lang, wala pa akong benta. Wala pa kami benta. Thank you po. Pag wala po yung benta. Wala pa mo, wala na bibili. Ako din po eh, wala din po. Pwede po patambay na ako dito. Okay lang po. Yung mali dyan dyan yung chinelas na ka-Nike pa. Ate, dyan po ba ako tayo? Bagyo po, ma'am. Ah, Bagyo. Ay, hindi naman po. Eh, pre, may napansin ka dyan? Sa point na yan. Mula nung kanina pinanood natin siya. Eh, napansin ka? Hindi pinapansin. Ha? Pinapansin ang ano ko dyan, ang... Hindi na pinapansin yung pulubi. Ang pansin ko dyan, pinipilit ni Ma'am Ivana na maglabas ng pera si Tatang. Kasi ngayon, siya ang gustong bigyan. Kaso may... Expected niya talaga, no? May ine-expect... Walang bigyan niya ng 100. Baga ine-expect ni Ivana na niya magbigay. Magbigay yung... Kasi malalapit si Ivana doon sa mga matatanda talaga. So parang yun, nakikita niya kay Tatay. Kaso parang may pagkapusong bato si Tatay. Pero bibigyan din yan. Bibigyan niya. Aso nga lang, yung mali lang. Eh no, ayaw akong pansinin, narinig niyo. Narinig niyo sinabi, ayaw akong pansinin. Ayan o, ayaw. Para sinabi, ayaw mo diwag. Saan po yan? Ayaw no, binigyan na siya. Ano pa yan, pre, ha? Thank you po. Parang labang pa sa loob eh. Sorry, sandali lang po, wait lang po. Ito mga ka-gadget ha, yung reaction namin dito sa kay Manong na nakakulay green is, opinion lang namin to based doon sa nakikita namin ng kilos niya at kung paano niya tignan yung isang pulubi. Pero bandang huli naman is maganda naman yung naging result. Kasi kahit pa paano, doon sa pangungulit ni Ma'am Ivana is binigyan pa rin siya ng pera. So, ayan. Nay! Binigyan niyo po ako 5, di ba? Meron po ako bibigyan sa inyo. Sayang. Nay, thank you po sa pera. No. Nay, ano po pangalan niyo, Nay? Nay, huwag na kayo magtago. Meron kayong 5,000. Thank you po, Nay. Ano pangalan niyo? Sana ako si tatay, binigyan ng mali, pero 1,000. Bilis eh. Diba? Yun yung sinasabi ko. Ganun, may ganun talagang klase ng Pinoy, brad eh. No? Mas, pagdating sa biyaya, ang bilis ng kilos. Pero pag may nanghingi, medyo parang, minsan disappointed ka, minsan ano ka, di ba? Parang bad trip ka. Lalo parang kung, kasi pa yung gusto mong tulungan, yung mapala yung tulungan sa'yo. Napaka, buti nga kahit pa paano, nagbigay siya ng money. Kung hindi siya nagbigay ng money at nagbigay na ng pera si Ivana,
Sampal yun. Diba? Parang ano sa kanya yun. Ano yung nagbigay sa akin ng 20? Kuya! Tingin mo akong 20 ah! Paano mo siga eh. Hindi mo rin ako? Siyempre kuya. Bakit? Kasi mabait po kayo. Sa inyo po yan. Para saan to? Para sa kabutihan mo. Hindi nga, sa akin mo talaga yan. Ayaw mo para sa intramuros to, Brad. Hindi ba? Ano mo pangalan nyo? George Ceronimo. Ano pong binigyan nyo ako 20? Hindi kasi pag may nangingi sa akin, lalo may konti akong pera. Binibigyan ko kasi naawa ko sa mga ano. Ano po trabaho nyo? Para sa inyo. Kaya to. Yung painting? Nagpe-paint po kayo? Practice lang pero meron kaming ano yung kinukuha na yung mga senior artist namin. Mga local. Siyempre, inangat din namin para kumita. Halo ko papaalisin mo ko kanina! Hindi, tanot kasi kami rin. Ah, tanot si sir! Thank you, sir. Thank you po. Basta lagi kang tutulong, ha? Oh, siyempre. Promise? Natutulong, ha? Thank you. Parang nanakot eh. Pag di ka tumulong, babawiin ko yan. Hindi ko naman nakakalain na ano eh. Mabibigyan ako ng biyaya galing rin sa ano. Tumal kasi sa akin yung ano, pag may konti akong pera, abutan ko. Sana maraming pang matulungan si ma'am na kagaya ko. Lalo na pandemic yun, kailangan ng tao ng pera. Sana may umaba pa yung pagtulong sa mga tulad kong mahirap. Tama? Eh, hindi ko matiis. Ganun po ako. Yun si ate, oh. Kasi na-overwhelmed din siya. Oh. Hindi niya so katakalain na yung 5 piso mo, magiging 5,000. Hindi ko nung wala mong maibigay. Basta kahit paano, mabigyan ko siya. Thank you. Eto ba, dito rin pa natin ako. Ay, hindi kaya na. Dapat yun ang target nila, di ba? Yun ang target. Eto, mabait si Manong. Wala nang sabi-sabi. Bigay agad. Eto ba? Dalawa pa. Dalawa. Sa kanto, pre, manghihiga ng ganyan. Ako po, meron din po ako sa inyo. Ilan? Hindi po. Hindi po. Yun lang yan. Ayun ako. Thank you po. Hindi ko siya. Pwede mo makingin ng pariyo? May lang po kasi ang Baguio. Ma'am, sir. Pariyo lang mo. Pariyo lang talaga ito eh. Wala kating ano eh. Ako nga po, lawag makain. Kano po ka po? Kano po yun? 5 piso po? Thank you po ha. Dito, tapos meron pa dyan, ikot ko dyan, maraming mayayaman dyan mga nagtitinda. Mayayaman? Oo. Pwede po ako kayo po. Para lang pag-usap din yun. Iba talaga yung, may mga Pinoy talaga na ganyan eh. Parang, iba talaga, may pagka-hospitality talaga tayo mga Pinoy. Na kahit ganun yung itsura, tinatanggap pa rin natin, kinakausap pa rin natin. Ganun talaga, pare-pasal lang tayo. Ba't po niyo ako binigyan, sir? Ba't po niyo ako binigyan pera? Oo nga po eh. Yung iba kasi pinagtatabuyan po ako dun eh. Sabi nila. Talaga po? Paano po kayo nakapagpunta po ng ganyan? Pinagbigay lang sa akin. May nagpautang lang kaya nakapagpunta. Nagpautang sa'yo? Swerte nyo naman po. Malas pa din kasi nahuli kami kahapon eh. Bakit po nang ginawa? Swerte na nga, malas na din eh. Paano po yung binayaran sa uli? Hindi na namin ginawa. Ano po kayo nuha sa inyo? Payong, buuan, tapos yung ganito. Yung gano'n? Magkano po yung gano'n? Ganito? Oo. 300? Ano po pangalan nyo? Bunso. Bunso? Sino po si panganay? Wala, ito. Ay, ang misis ko. Ay, si panganay. Hi po, panganay. Tuloy ko na ito, Chima. Opo po si Inday. Inday. Opo. Pangalan ang nanay nito, Inday. Oh, pareho po pala kami ng nanay mo. Taga saan po kayo? Dito nga lang kami, wala kaming bahay. Diyan lang po kayo tulog? Oh, hirap po yun ah. Huwag niyo po ako papauli. Nagtataka lang ako no, kay ano? Yeah. Kay ate na naka-green. Sana kahit papaano nagbigay din siya. No? So okay sana. Pero wala naman ako masasabi ro. At least siguro parang malapit din yata para dun kay la kuya si ate. Kaya or parang naikilala ni ate kung sino yung binibigyan nila. Bait po ako. Tatakbo lang pagka may huli. Opo. Tatakbo lang tayo. Mabilis. Dito ako bumili ng gusto kay Ma'am Ivana kasi talagang nangikipagkwentuhan siya. Hindi siya nahihiyang lumapit sa mga to. At saka ano kay kuya kasi kahit pa paano nakipagkwentuhan pa siya, hinarap niya. Kumbaga dito yun, dito natin nakikita yung pagiging hospitality ng isang Pinoy sa ginagawa ni Guru. Ano?
ganun po yung jogging. Ganun? Hati po tayo. Pero dapat wala rin ang katulad ni Sir Bunso. Ang bait niya. Kahit mahirap siya, di ba? Tumutulong pa rin. Sir, oh. Ay, sorry po. 5,000. Naku. Sa'yo po yan, sir. Sa akin to, Sir, thank you, Salamat po, salamat. Tsaka gusto kong pasalamat kasi sobrang bait niya. Nakipagkwentuhan pa siya sa akin. Sa akin talaga to. Sa'yo po, sir. Bili po kayo ulit ng payo niyo, yung. Sige po. Salamat. Salamat po. Bait niyo nga sa akin. Binigit pa niya ang pagkain, ha? Dadalhin ko na po to, ha? Thank you, sir. Salamat din. Thank you, sir. Ang bait niyo po. Taga saan probinsya niyo? Dito lang din. Ah, Surigao. Layo. Karamihan talaga sa Pilip sa Manila. Ano kayo na lockdown? Probinsya ano. Oo, oh, kasi pre, based lang doon sa mga kwento-kwento, pati doon sa mga chewing ko. Nung lalo na yung mga kapanahon na ng chewing ko, yung mga panahon pa yata ni Aquino, ni Marcos yun. Karamihan ng mga nasa probinsya, hinahangad na pumunta ng Manila kasi may magandang buhay sa Manila. Ang hindi nilang nalalaman na napakahirap ng buhay dito sa Maynila. Oo, malaki nga kikitain mo. Pero mas masaya pa rin talaga sa Maynila, sa probinsya. Kasi sa Maynila, sa siyudad pre, ganyan eh. Nasa probinsya ka, okay yung buhay mo doon. Nee, baliktaran nga eh. Kumbaga, ang gusto ng mga probinsya, mga probinsyano, gusto sila ng Maynila, mga Maynila naman gusto nung mas sa probinsya. Pero ang hindi nila alam pre, pag napunta sila na Maynila, maraming pagsubok at saka mga nakaabang na problema na haharapin nila. Yun yung hindi nila naisip noon. Pwede nila sa iyo talaga kung matigas ka. Oh, yun yung sabi ng chewing ko. Pero pre, pag once na anong sa akin para sa akin na mas okay na lumaki ka sa kalsada kaysa natuto ka dun lang sa lugar mo. Kasi sa kalsada pre, lahat andyan matututunan mo. Kahit ako dyan matututunan mo. Diskarte. Oo, kapwa tao. Oo, oh, yan. Oh, yung matututunan mo dyan kung paano igagalang yung kapwa mo. Mm. Yan mo rin matututunan na kung paano ka lalaban sa hamon ng buhay mo. Saan ka dyan kumbaga sa kalsadang yan, dyan ka magiging matigas. Oo, magiging matigas ka talaga dyan. Hindi puro away, ha? Oh, hindi away. Yung damdamin mo, walang kahit anong... Kung paano ka magiging matigas? Oo, oh, binigyan pa niya. Panganay sabi niya eh. Ate Nene. And si Nanay, ano po? Si Nanay Elma. Kuya Bunso, bait mo! Thank you po. Bye-bye. Di ba lang niya pinanong, sino kaya yun? Pinibigyan ko naman yung malaking tulong. Maraming salamat po, maraming. Salamat sa inyo, ma'am. So si Sir Bunso ang bait din. Nakakatuwa kasi alam mo yung tulungan talaga sila. Parang magkakapatid kayong lahat, pamilya. Kaya nakakatuwa. Thank you, sir. Tumawa yun, eh. Ito na brad, yung nakakaiyak brad. I-ready mo na yung luka ko. Ay! Eh, baka po pwede mo kayingin ng tulong? Dito brad, naiiyak ka dyan. Ready mo na yan. Tissue. Ah, wala. Pampamasahe lang mo, makauwi ang Baguio, tay. Gusto ko lang po makauwi, tay. Ale, saan punta po? Baguio po. Ay, na kayo po? Hindi pa po. Tira yan? Opo. Laki naman hood nito, 20. Hindi po. Bait mo naman po tayo. Kanina pa kasi ako naghahanap pagkain. Kayo? Opo. Bagyo saan kayo, te? Bagyo po. Kasi nila ko lang ano? Bisaya po eh. Bisaya parang po kayo. Parang hindi siya tipong ano, kumikilos talaga si Richard Gomez po. Idol ko po alam yun. Hindi po ako po yun. Alam niyo yung talagang literal na pulubi na bigla ka na nauupuan sa harap mo. Yan yun. Parang ganyan. Pero si Torres, ang kundresa namin dito. Si Torres, ganda po yun eh. Ganda. Sana maging kasing ganda ako noon. Ba't po kayo nandito, tay? Titinda ako, naghanap po ako. Ako nga po, wala nga po ang mahanap na buhay dito sa Maynila. Nag-yuk kayo, ma? Yuk? Po? Yuk? Sige po, nakakaya naman po eh. Ba't po kayo nakawa sa akin? Ayun naman kayo. Excuse me. Salamat po ah. Tamo, nagbigay na ng pera na 20. Saan po kayo uwi? Nagbigay pa ng pagkain. Sa may-ari dito. Sa hotel talaga. Pwede ba ako sumama na lang tayo? Ha? Sama na lang po ako. Yun na lang po tatay ko. Ano yung matanda ano? Yung matandang nag-trending na binigay ng... Pwede naman po siya. Sama niya sa motor. Oo, yun. Siyempre. Dyan yun na, no? Presa.
Bagyo po. Sila dyan, no? Layo po. Atin nyo po ang tay. Bulit ang sinabi niya, no? Sabi niya. Sabi niya, tay, sama na lang po ako sa inyo. Kayo na lang tatay ko. Sabi naman ng matanda. Ay, hindi pwede. Magagalit asawa ko. Balikan natin, no? Ako nga po, wala nga po ang mahanap na buhay dito sa Maynila. Nag-union kayo, ma? Yung? Po? Yung? Sige po, nakakaya naman po eh. Ba't po kayo naawa sa akin? Eh, wala kayong buwan eh. Uwi namin. Okay. Salamat po ah. Tay, saan po kayo, saan po kayo uwi? Sa ano pa po? Sa may-ari dito, sa Muntinlupa, Alabang. Pwede ba ako sumama na lang, tay? Ngayon, ha? Sama na lang po ako. Yun na lang po, tatay ko. Nakapagalitan ako. Nakasawa. Pwede naman po siya. Alabang. Ang kulit ni tatay, eh. Ako po ito, oh. Bagyo po. Layo pala. No? Layo po. Atin niyo po ako, tay. Ipula po, masay. Tsaka ano? Lockdown. Buwan. Ganun? Lockdown? Oo, ano po, eh, no? Sakay. Kunwari, ito, naisip ko lang, ha. Kunwari, lockdown. Tapos, may pulubi na lumapit sa gobyerno. Siyempre, gastos ng gobyerno yun. Kunwari, ikaw mayaman, nalapitan ka, tinulungan mo. Yeah, gastos mo yun. Swab test. Ah, ganun mo yun? Oo. Kasi kahit pulubi yan, pre, magsaswab test yan. Malamang negative yan. Pwede yan. Lakarin niya mula, kunwari, Maynila siya hanggang Baguio. Doon ako nagtataka, pre, kasi sabihin na natin, di ba? Yung mga pulubi, pre, walang anti-back, ano yan? Walang, ano, walang misa niya. Alis sa kanilang dumi. Oo. Kumbaga yung COVID takot na sa kanilang lumapit, di ba? Puta ka na, baka kain ka mo dumi na ito. Doon ako sa mayayaman. Siguro sabi ng COVID, doon ako sa mayayaman. Kasi mas ano yung malinis yun, eh. Ako ang maghahari. Hayop na bakteriya yun, doon mapili. Tayong bait niyo, binigyan niyo pera, binigyan pa ato kain. Hindi po, okay na po. Ano po pangalan nyo, tay? Josilito Martinez. Tutang nyo? Josilito Martinez. Ilan taon na po kayo, tay? Ano na, 50... Matik ng ano ah, pumulan tayo. Ako po, 20 po. Ay, papapakayin na po. Bakit umalis ba kayo? Kaya po ang Baguio, kaso po, nakulong po ako kasi pandemya po. Wala na akong mapuntahan eh. Diba? Para kalaw talaga, ganun po eh. Kayo. Ay, po ako ah. Dahil sa mga ano, hindi natin alam pa na ako ngayon. Ano yan? Ito lang ano po. Ako nga, ito nga sinasabi ko. Yung supply na yan. Sa amin, dalawa na siguro napatagal dyan si ano yun, Ibanay, no? Asawa po ano eh, Waray. Waray po? Ganda po yun. Taga-Tacloban. Ha? Maganda po yung mga taga-Tacloban po. Maganda pero ma... Maganda pero maisog pa tapa. Pero nanay ko Waray, pero hindi na masisira. Ako naman Bisaya. Mama ko po kasi Bisaya. Kayo muna kayo dulo. Bilang tayo ng cook. Cook? Lo, si tatay naman, no? Ang dami niya naman po binibigay sa akin. Ah, kahiya. May anak po ba kayo, tay? Ako? Mayroon isa na sa tarbaw sa ano, 999 sa... Pwede po tatay na lang po tawag ko sa'yo forever. Tatay? Opo. Pwede ka tawag na sa ating mga tawag dito minsan. Kapag nagtitindaan, ano po tatay tawag nila sa akin eh. Hmm. Ang bait niyo po kasi. Biyak na eh. Alam! Si tatay! Kasama pa rin niyo. Sobrang bait! Ang liyak eh, no? Naantig siya eh. Binibigyan ko eh. Sobra. Oo eh. Tatay, binayak niyo ako eh. Ganyan talaga ma. Tao rin tayo. Like, yung mararamdaman mo talaga na totoong tao sa mga bago. Ay, ginoon ko. Aba, aba. 20,000 pa. Ha? 20,000. Tatay, please. Ang dami mo tatay kita. Alam ko kung bakit naiyak niya sa mga bago. Naalala niya ang papa niya. Siguro. Tatay. Siguro wala siya tatay. Tsaka naantig din siya doon sa kwento ni tatay. So, siguro wala siyang tatay, no? Hmm. Ha? Wala na siyang tatay. Patay na tatay niya, di ba? Patay na, di ba? Hmm. Alam ko na matay tatay.
Morocco yata ang tatlo niya. Alay, hindi mo kalahin ganito. Sobrang bait niya binigay. Biyaya ka natin po. Salamat po. Salamat, hindi ko alam. Ang dada yung bait niyo. Umiyak si tatay, umiyak din si tatay. Kaya siguro nabigyan niya ito ng motor pa eh. Sobrang bait kasi, niyo. Kasi ano, nakikita niya ng iba na yung sakripisyo ng matanda sa pang-araw-araw. Diba? Kasi doon mo, ganyang edad mo, tapos papasan mo pa ito, lalakad ka lang, diba? Oo. Nanay, thank you po. Tay, sorry po ah, Loni. Tay, saludo po talaga ako sa inyo, Tay. Tay, sabi mo tatay kita ah. Sige. Sige po, salamat po. Thank you, Tay. Malaking tulong to po sa akin. Malaking tulong talaga dahil sa makakabili ako na. Yung luha niya, pre, ano yan, lungkot o saya? Ano yan, bro? There's some joy yan, pre. Ano nga yan, matik yan? Ano na po? Masaya siya siya, pero malungkot siya kasi hindi naman next week na si Magbana pala ito. Tagal kalalakad, puti po, kasi sa Mutilupa po nakakuha ng ano dito po. Doon din ako na mayari ito dito. Mutilupa pa? Ormok pa siya, ano? Sa Alabama. Mula ormok ni, ano? Naglaro siya na. Taga-ormok siya. Kala ko mula ormok, naglaro siya na. Si ma'am pala yun. Hindi kita nakilala talaga, ma'am. Kahit kuwan, ma'am. Hindi ko pala yung ganitong mabigyan, makulong ganito. Sa mga ganyan kasing level na ito, na hindi naman. Ang laki ng tulong niyo sa akin po. Tsaka maraming salamat, ma'am. Hindi talaga makikilala si Ma'am. Hindi kita nakilala eh. Kung yung tao na malalapitan niya, mahiya talaga ako sa iyo. Kasi simple, artista eh. Masayang-masaya talaga ako ngayon. Hindi nga binigyan niyo ako ng biyaya galing ng Panginoon. Galing kang Ma'am Ibana. Maraming salamat po, Ma'am Ibana. Tsaka ito, pre, yung sinasabi ng matanda, pre, hindi yan scripted kasi nauutal-utal tsaka paulit-ulit siya. So, ibig sabihin, matik yun. Talagang on the spot yung video nila. Kaya hindi siya talaga totally scripted. Kaya nga medyo may dalawa siguro mo bahay doon. Para siya yung titigil ko. Siya yung mauna. Sila yung ano na, ay ito man, pwede tayo. Na ano na ako kanina, hindi ko na. Akala ko nga kanina, pagtatabuyan ni tatay eh. Akala ko lang ha. Pero mabait pala. Sige, doon ka. Ang gagawin na. Hindi mo pala talaga makikilala ang isang tao kung di-base ka lang sa itsura. Sa itsura. Kailangan talaga. Pag gumalaw na siya, pag umilis na, pag nagsalita na. Parang ano rin yan, pre. Parang pag nag-asawa ka, hanggat hindi mo nakakasama, hindi mo malalaman ang tama o gano'n. Pag nakasama mo na yan, saan? Kaya ikaw, no? Hey, tatay, maraming salamat. Dili. Sabi mo nga sa kanya, tatay na lang kita. Ang bait niya. Grabe, hindi ko na kinaya sa labas kasi iyak na ako nang iyak. Sobrang bait yung niya. Sana marami pang tumulat sa kanya. Iyak niya, talaga, pwedeng tears of joy. Pwedeng bigla siyang nalungkot kasi may naalala siya. May naalala talaga yung matik yung brad. Kumbaga, parang siguro ganun din kabait yung ano, tatay nito ni Mami Bana. Oo, kasi kung di naman ba yung tatay niya ba, di naman sila makikilala, di ba? Pinoy. At may pag-asa pa rin tayo sa mga nagsasabing hindi tayo uunlad tayo. Tinan mo naman yung mga katulad ni tatay, sobrang bait. Kahit hindi naman siya mayaman, tutulong pa rin. Diba? Ganyan ang mga Pinoy. I'll see you guys in my next video. Bye! Okay guys, so kakagising ko lang. Nasa isip ko pa rin si tata. Actually, hanggang sa pagtulog, bagong gising tayo pa rin, ha? Lalo ako na-inspired to become a better person. Craving for pork chow fan? Make it real! Chowkick delivery! Pag ganyan, ano na Brad? Pag ganyan? Pag-gising mo, diba? Pag-gising mo. Pag ganyan lang katulong mo. Pag-gising mo, diba? Pag narin mo pa, nakalagod. Pag-harap mo, pag namulot ko, pag-gising mo. Man, putang ina mo. Hindi nga, pag-gising ko, narin, ganyan lang katulong mo. Pag-gising mo, sir, kakain na po. Ito ako mo yan, tingnan mo naman, no? Helay mo muna ako. Paano kaya ito natutulog si Mami Bana, no? Kapikit. Hindi, mukha nakapikit nga, pre. Pero tingnan mo naman. Tingin mo, bagong gising ba yan? Parang habang natutulog to, pre, nagme-makeup na tsaka nag-ano, eh. Hindi, joke lang po yun, ha? So, yung mga gadget, nakatapos tayo ng isang video reaction ngayon. At sana,
marami kayong natutunan doon sa video na ni Ma'am Ivana at kami rin, natuto din kami at marami din kaming nakuhang talag ito? Aral. Aral dito sa video na to ni Ma'am Ivana. Sana po, Ma'am... Kapagkit wala ka, hindi ka na pwedeng tumulong. Tumulong. Kahit piso, malaking bagay na yun eh, pag tinulong mo. So, yun po, sana po Ma'am Ivana, ipagpatuloy nyo po yung mga gentong way ng pagbibigay tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Sana po ay lagi kayong gabayan ng ating Panginoong Diyos at sana, ano pa ba? Mas makilala pa lalo. Mas makilala ka pa lalo at isa pa. God bless din po sa inyo. So, yun po, keep ma. Safe. Ha? Keep safe. So, yun mga ka-gadget. Nabanggit ko na ba kanina? Subscribe, hindi ba diba? Hindi, pagkiti mo ulit. So, yung mga ka-gadget, kung kayo bago sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe and click notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video reaction na ilalabas. So, dito lang yan sa ating channel. So, kung kayo may gustong ipa-review at ating pag-usapan. Bibigyan ng at pag-usapan at ating bibigyan ng komentaryo, opinion, comment nyo lang po kung ano yung video na yon at i-review namin. At isa pa po, sana hindi po misunderstand yung mga opinion namin at comment namin. Yun po ay pawang lamang sa napanood namin. Kung ano po yung napanood namin, yun lang din po ang i-comment namin. So kung may mga mali man kaming nasabi, pwede pong i-comment down para din po makapagsabi kami o makahingi kami ng paumanhin sa susunod na video. So hanggang dito na lang po. Peace out.